Kids, ako nga pala si Kuya Neil. Malapit nang magsimula ang ating online children's church. Konting paalala, iwasan muna natin makipaglaro at mag-ingay habang nakikinig ng salita ng Diyos. Oh, malapit na pala tayo magsimula. Children's church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magandang araw mga bata! Alam niyo ba kung nasaan kami ngayon? Kami ngayon ay nasa carnival. Ayan! Alam niyo ba kung ano yung tawag dun sa nasa gilid ni Teacher Janie? Yan ay Ferris wheel. Dito naman sa likod ko, ano bang tawag kaya dito, Teacher Janie? Roller coaster ba yan? Tama, yan ay roller coaster. Dito sa taas, meron din tayo nakikita. Ano ba yung lumilipad-lipad na yan? Yan ay hot air balloon. Di ba? Mga bata, nakapunta na ba kayo sa gantong klaseng lugar? Ang tawag dito ay carnival. Nakapunta na ba kayo dito? Ikaw ba, Teacher Janie? Oo, dati naalala ko nung nag-field trip kami sa school, nakapunta na kami yan. Wow, kayo mga bata, nakapunta na kaya kayo dyan? Okay lang kung hindi pa kasi makikita naman natin dito sa ating Children's Church. Manonood muna kayo para naman ma-enjoy nyo yung lugar kahit hindi pa kayo nakakarating dito, di ba, Teacher Janie? Ikaw, Teacher Jinjen, anong gusto mong sakyan dito sa likod? Alam mo ba yung gustong-gusto ko yung ano yung may kabayo na umiikot-ikot? Ano bang tawag doon? Carousel. Ayun, carousel. Kayo ba nakasakay na doon? Naku, mukhang nakasakay na din sila doon, Teacher Janie. Ikaw naman, ano yung favorite mong sakyan or yung ride sa carnival? Gusto ko yung roller coaster para sisigaw ako habang natatakot ako. Wow, ang tapang pala ni Teacher Janie, no? Nakasakay siya ng ganun. Pero bago tayo magsimula, mga bata, ready na ba kayo na magpuri at umawit sa Diyos? Tama. Ngayon kasi ay mag-aaral tayo ng panibagong salita ng Diyos. At syempre, bago tayo mag-aral, tayo ay magpupuri at mananalangin muna, di ba? Oo, tama, Teacher Jinchen. Kaya nga, manalangin muna tayo mga bata. At syempre, sasamahan tayo ng ating lingkod na si Teacher Janie. O, paano ba, Teacher Janie? Magsasakay muna ako ng carousel. Sige, manalangin muna tayo. O mga bata, sabayan niyo ako sa ating panalangin. Ipikit natin ang ating mata at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaralan. Pagpalain niyo po ang aming mga guro, ang aming mga magulang, at ang aming mga kaibigan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Ready na ba kayo magpuri sa ating Diyos? Kung gayon, tawagin na natin si Teacher Sheila. Magandang araw mga bata! Nandito na naman tayo upang magpuri sa Panginoon. Handa na ba kayo? Kung ganon ay tawagin natin muli sina Teacher Jewel at Teacher Apple. Dahil sasamahan nila tayo para sa actions ng ating awitin. Palakpakan natin sila! Okay, simulan na natin. Ang unang awitin ay ABCD. Ganito siya. ABCDEFG, Jesus died for you and me. Palakpak lang ulit. HIJKLMN. Tapos gagawa tayo ng S gamit ang braso natin. Jesus died for sinful men. Pag amen, ibababa ninyo. Amen. OPQRSTU. I believe. Tapos thumbs up. God's word is true. VEW, turo sa taas. God has, tapos gagawa kayo ng pinky promise. Promise you, tapos palakpak ulit. XYZ, gagawa kayo ng bilog habang nagsishake ang kamay. A home eternally. Diba, simpleng-simple lang yung kanta? Sabayan natin ngayon ang tugtog. A
Isa pa tayong awitin. Ang title nito ay Nagbabahagi Tayo sa Iba. Ganito siya. Nagagalak tayo, tapos palakpak may pag-ibig ng Diyos. Ulit lang, nagagalak tayo. Tapos maliligtas. Ganito yung kamay. Pataas, tapos pasigzag. Maliligtas tayo, tapos palakpak ulit. May pag-ibig ng Diyos. Ulit. Maliligtas tayo. Tapos, ganito yung kasunod. Pag-ibig, tapos turo sa taas ng Diyos. Pag-ibig ulit, tapos thumbs up. Pag-ibig ni Jesus, tapos ganito yung kamay. Nag-uumapaw sa akin. Ulitin natin yung pag-ibig ng Diyos, tapos pag-ibig ni Jesus. Sunod dyan, nagbabahagi sa iba. Yan, para tayo nagbubukas ng libro. Ang kasunod niyan, ganito. Umaasa tayo, tapos palakpak ulit. May pag-ibig ng Diyos, umaasa tayo. Sunod, gagawa tayong puso. Nagmamahalan tayong may pag-ibig niya. Nagmamahalan tayo. Very good. Tapos uulitin natin yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, nag-uumapaw sa akin. Very good. Sunod dyan, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, tapos parang nagbubukas ng libro. Nagbabahagi sa iba. Simpleng-simple lang, sabayan natin ng tugtog, ng may energy. Sipin natin para ito sa Panginoon. Nagagala! Nagagala tayo, may pag-ibig ng Diyos. Sa inyo at dahil para ito sa Panginoon, palakpakan natin siya. Ngayon mga bata, handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Kung ganon ay palakpakan natin ang magbabahagi nito sa atin at siya ay si Teacher Jed. Magandang umaga mga bata! Ayan! Ngayon, tayo ay makakapakinig muli ng panibagong istorya. Pero bago tayo magsimula, tanong mo muna sa inyong mga katabi, kaibigan, kapatid, handa ka na bang makapakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Ayan, handa na daw sila. O ikaw, handa ka na bang makapakinig? Handa ka na din. Ngayon, tayo ay makakapakinig ng istorya tungkol sa isang utusan na ayaw magpatawad. Isang araw, habang si Jesus ay nakaupo sa isang damuhan kasama ang kanyang mga disipulo, siya ay nagkwento sa kanila. At ito ang kwento, mga bata.
May isang hari sa isang kaharian na inutusan niya ang kanyang alagad na ipatawag lahat ng kanyang mga alipin upang magbayad na sila sa kanilang mga utang sa kanya. At ganun nga ang nangyari, mga bata. Kanya-kanya sila o isa-isa silang nagbigay ng kanilang mga salapi na ayon sa pagkautang nila dito sa hari. Pero may isang alipin dito, mga bata, na hindi niya magawang bayaran ang milyon-milyon niya o napakalaki niyang pagkautang dito sa hari. Kaya naman, pinalapit siya ng hari at sinabi, "Ipagbibili kita bilang isang alipin kasama ng iyong asawa at mga anak at ganyan na rin ang iyong mga ari-arian upang mabayaran mo ang iyong pagkautang sa akin." Nang sinabi ito ng hari sa alipin, agad na yumuko, lumuhod ito sa hari at nagmakaawa. Sinabi niya, "Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran po kita sa aking pagkautang sa iyo." Nang sinabi ito ng utusan sa hari, nahabag o naawa ang hari sa utusan na ito. Kaya nga, pinatawad na lang niya ang utusan na ito at hindi na niya pinagbayad pa sa kanyang utang. At pinauwi na lamang niya ito sa kanyang bahay kasama ang kanyang pamilya. At ganun nga ang nangyari. Habang naglalakad ang utusan na ito, nakasalubong niya o nakita niya ang kapwa niya alipin na may utang din sa kanya. Kaya naman ang ginawa niya, sinugod niya ito at sinakal. At sabay sinabi niya, "Bayaran mo ako sa iyong mga utang sa akin." At pagsabi nitong alipin na ito sa kapwa niya alipin, sinabi ng alipin na ito, "Bigyan mo pa po ako ng panahon at babayaran po kita sa aking pagkautang sa iyo." Pero alam nyo ba, ang alipin na ito, hindi siya nagpatawad, hindi siya naawa dito sa kapwa niya alipin. Sa halip, pinakulong niya pa ito at hindi ito makakalabas hanggat hindi niya nababayaran ang utang niya dito sa alipin na ito. Pero may nakakita sa kanyang alagad, ang alagad ng hari. Kaya naman, nang makita ito ng alagad ng hari, sumama ang loob nito. Kaya naman, isinumbong siya sa hari. At nakarating nga sa kaalaman ng hari ang ginawa ng alipin na ito. Kaya naman, nagalit ang hari at ipinatawag itong pinatawad niyang alipin. At sinabi niya, "Napakasama mong utusan! Pinatawad kita sa iyong pagkautang sa akin dahil nagmakaawa ka. Pero hindi mo nagawang patawarin ang kapwa mo alipin nang siya ay magmakaawa sa iyo." Sa sobrang galit ng hari na ito, nagpasya siya na ipakulong itong alipin na ito at hindi makakalabas hanggat hindi niya nababayaran ang kanyang utang sa hari. Mga bata, ang storyang ito, ano ba ang ipinaparating sa atin? O bakit ba dapat tayo magpatawad sa ating kapwa? Sa araw-araw nating pag-attend sa Children's Church, nalaman din natin na tayo ay nakakagawa pala ko ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Kaya naman, tinuruan tayo ng ating mga teacher na humingi ng tawad sa ating Panginoon at hindi na muli natin ito gagawin. At tiyak kami ng inyong mga guro ay pinatawad na kayo ng Diyos. Kaya naman, tayo din ay dapat magpatawad sa ating mga kapwa. Kung may mga mali silang nagawa, nasaktan nila tayo, nakurot nila tayo, tapos nagalit tayo, pero humingi sila ng tawad sa atin at hindi na nila muli ito gagawin, dapat natin silang patawarin gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Amen ba, mga bata? Amen. Yan. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating memory verse. Pero bago ang lahat, tinatawagan muna natin, si Teacher Alisa. Palakpakan naman natin siya. Ayan. Ang memory verse natin sa umagang ito ay makikita natin sa Book of Daniel chapter 9 verse 9. Babasahin muna ni Teacher Jeda, "Ikaw, Yahweh, ay mahabagin at mapagpatawad." Amen. Ngayon, tayo ay gagawa ng action para lagi nating matandaan at mabilis nating matandaan ang memory verse na ito. Ngayon, tayo tayo mga bata. Patayuin mo ang mga katabi nyo. Ayan, ready na ba daw sila? Ayan, ready na daw. Ngayon, sundan nyo si Teacher Jed at saka si Teacher Eliza. Daniel. Chapter 9. Verse 9. Ikaw, turo sa langit. Ikaw. Yahweh, turo din yung kanang kamay. Yahweh.
ay mahabagin. Ay mahabagin. Ilagay natin sa dibdib natin yung dalawa nating kamay. At mapagpatawad. Isara natin ang ating mga kamay, yung parang nagpe-pray. At mapagpatawad. Ulit ha, para lagi nating matandaan. Daniel. Daniel. Chapter 9. Chapter 9. Verse 9. Verse 9. Ikaw. Ikaw. Yahweh. Yahweh. Ay mahabagin. Ay mahabagin. At mapagpatawad. At mapagpatawad. Amen, mga bata. Lagi nating tatandaan na kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon at hindi na natin muli gagawin ang kasalanang nagawa natin sa harapan niya, tiyak tayo ay patatawarin niya. At ganun din dapat tayo ay magpatawad sa ating kapwa. Amen ba, mga bata? Amen. Kaya naman ngayon, tayo ay aawit ng papuri muli sa ating Panginoon. Ayan mga bata, kaya nga dapat tayong magpatawad kasi tayo ay pinatawad. Alam nyo ba kung sino ang nagpatawad sa atin? Ang Diyos ang nagpatawad sa atin. At alam nyo ba mga bata, sinabi din sa Biblia na kapag hindi daw tayo nagpatawad, ang Diyos daw ay hindi magpapatawad sa atin. Kaya nga mga bata, kapag merong nakapanakit sa atin, sa ating katawan, sa ating puso, agad tayo magpatawad dahil tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos, mga bata. Yan, ngayon tayo ay dadako sa ating Gudriel. Ready ka na ba, mga bata? Okay, 1, 2, 3, go! Yup! 1, 2, 3, go! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, yes, Lord! Yan, tayo ang manalangin, mga bata. Tayo pumikit, tumungo, at pumasok sa diwa ng pananalangin. Sabayan mo ako, mga bata, ha? Panginoon. Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa pagpapatawad mo. Sa pagpapatawad mo. Sa amin. Sa amin. Lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Magpatawad. Magpatawad. Sa mga nagkakasala sa amin. Sa mga nagkakasala sa amin. Salamat po. Salamat po. Sa mensahe mo. Sa mensahe mo. Sa umagang ito. Sa umagang ito. At salamat din po. At salamat din
po sa mga guro, sa mga guro na nagturo sa amin, na nagturo sa amin, makinig sa iyong salita, makinig sa iyong salita, manalangin, manalangin at magpuri sa iyo, at magpuri sa iyo. Itinataas namin, itinataas namin sa iyo, sa iyo ang papurit pasasalamat, ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow, napakagandang kwento ang ating natutunan. Dahil kailangan daw nating magpatawad dahil tayo ay pinatawad. Kaya nga, dapat matuto tayo na magpatawad at syempre, humingi ng kapatawaran, lalo na dun sa mga taong nasaktan natin, physical man o sa damdamin, dapat tayo ay humingi ng kapatawaran dahil tayo ay pinatawad ng ating Diyos. Kaya nga mga bata, huwag nating kakalimutan na next week meron ulit tayong Children's Church. Anong oras nga ulit? 11 a.m. Na-excite na ba kayo para sa ating pag-uusapan o pag-aaralan next week? Siyempre naman, nakaka-excite yung Teacher Jinchen. At dahil dyan, siyempre, kung kayo ay excited, kayo ay mag-invite ng inyong mga kaibigan at kalaro para naman meron din silang matutunan, di ba? Oo nga, Teacher Jinchen, excited na rin ako sumakay dun sa carousel. Tara na! Paano ba yan? Sasakay muna kami dito, ha? Paalam!